Alam naman natin na magkakaalyado itong mga to. Magkaalyado ang Iran, magkaalyado ang Russia, magkaalyado ang China. Ano nakikita nyo? Actually, nasa gera na siya sa Ukraine. Itong China naman, papunta siya sa gera, papunta sa Taiwan. Yun, good day guys. Ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean Channel. So, in-announce na nga nito ni Prime Minister Netanyahu na itong si Yahya Sinwar ay wala na. Ayan o, na lamukos na nila ang Hamas. No, yan yung leader kasi ng Hamas guys. And matagal na nilang pinaghahanap ito. No, and sinasabi nila na although napatay na nila itong si Yahya Sinwar, eh hindi pa rin nila itinuturing na tapos na ang laban nila dito. At pinagsisikapan nilang kumbinsihin, no, ang mga tao dito sa Gaza na kumontra sila o mag-aklas sila laban sa Hamas. No, ganun din dito sa labanan dito sa Lebanon, since labanan sa Lebanon, di ba? Since itong Hezbollah naman ay napatay na nila si Nasrallah, yung pinakang leader ng Hezbollah, no, na nasa Lebanon. Ang problema nila ay nagtatago naman yung kanyang kapalit. So hindi pa natin alam kung anong progress nito, pero pinugpog, no? Pinugpog ito ng Israel itong Lebanon kung saan nandun yung Hezbollah, mga pag-atake since nung umatake nga ang Iran, no, ng napakaraming missile, which is yung mga ballistic missile na kinontent natin nung nakaraan, no, ay talagang ano, bugbog sarado itong bansa ng Lebanon sa Israel. Hindi pa gumaganti ang Israel guys, fake yung balita. Oo, huwag kayo maniniwala sa balita na gumanti na ang Israel sa pamamagitan ng cyber attacks. Wala pang ganun. Ngayon, nagpa-plan na sila. Bakit hindi basta-basta ma-atake ng Israel ang Iran? Hindi katulad nitong, kung mapansin nyo, itong Hamas at saka ito na nasa Gaza at saka itong Hezbollah na nasa Lebanon. Bakit ang bilis nilang umatake? Pero itong Iran, halos hindi nila basta-basta ma-atake. Kasi nga guys, masasabi natin na superpower talaga itong Iran. So hindi basta-basta ito na militant group, no, na namamahay sa isang bansa. Ito ay isang bansa na superpower. So pinag-iisipan nilang mabuti guys kung ano talaga yung gagawin nila na pag-atake. Pero sinasabi nila guys na sa oras na umatake sila sa Iran, hindi ito malilimutan ng Iran yung, I mean, talagang ano, grabe yung atake nila. Ibig sabihin, posibleng magkakaroon talaga ng all-out war itong dalawa. Marami silang missile guys. Talagang nagpo-produce sila niyan. At isa pang kinatatakutan dito guys ay yung tinatawag na nuclear project nila. Yung nuclear development program nila. No? Kasi yun ang isa sa mga problema. What if kung nakabuo na ng nuclear head itong Iran? Eh di, delikado. No? Delikado ang Israel just in case na atakehin sila ng Iran sa pamamagitan ng nuclear. Pero hindi pa rin basta-basta mangyayari yun. Bakit? Kasi magkakatabi kasi halos sila, no? Just in case halimbawa na magbagsak ng nuclear itong kung mangyayari lang, ha? Kung halimbawa magbagsak lang ng nuclear itong Iran sa Israel, magkakaroon din kasi ng nuclear fallout yan, yung mga radiation na yan. Pwedeng, depende sa hangin yan guys. So pwedeng pumunta sa kanila din o sa ibang mga bansa na kadikit nila o kadikit ng Iran, yung mga nuclear fallout na yan. So mahirap din talaga yung isipin ng Iran na gaganti sila sa pamamagitan halimbawa ng nuclear. So tingin ko, ang ganti nila dyan ay mas malalakas na klase ng missile. Hindi yung, hindi naman yung nuclear warhead, di ba? Mag-i-spell din yan ng mas matinding problema, no? Kasi maraming bansa ang magagalit sa kanila. At nag-iisip din ng Iran tungkol dun. Hindi pwedeng basta-basta mangyayari. Gaya nitong ginagawa ng Israel na pinaplan nilang mabuti kung anong gagawin nila sa Iran. Kasi hindi pwedeng, hindi daw pwede na hindi sila magre-retaliate o gaganti dito sa ginawa ng Iran sa kanila. Di ba? And isa pang nakikita natin ay yung pakikialam, no, ng Amerika. Nung nakaraan lang, kung hindi ako nagkakamali kahapon, itong Amerika, no, binomba nila yung Yemen sa pamamagitan ng B-2 bomber, kung hindi ako nagkakamali.
Nakikita ko sa balita, search nyo sa dito sa YouTube. Maraming balita tungkol dun. Nagkakaroon na ng ano, although talaga namang meron tayong masasabing katibayan na ang USA active na active, no? Kahit sa Ukraine, yung ibang mga bansa gaya ng British government at yung mga gaya ng France, ganyan, ay nakikialam din talaga, tumutulong sila, no? Ibig sabihin, hindi malayo, no, na wag na naman sana mangyari, pero hindi malayo na magkaroon ng mas malakihang gera ito kung hindi ito matitigil. Yung kagaya ng UN, nagpo-propose sila ng tigil puto ka na, no. Isa pa yung Israel, sobrang aggressive sila kasi, no, na humihingi na ng ceasefire ang Iran. Ayaw nilang kausapin ng Iran tungkol dun. Since yung Iran nga daw ay humihingi ng ceasefire, hindi para wag na silang atakihin, kundi para tigilan na yung pambubomba nila dito sa Hezbollah and dito sa Gaza. Pero yun nga nangyayari, sa halip na tigilan, mas pinugpog nila itong Lebanon, no? And titingnan natin sa mga susunod kung ano talaga yung mga posibleng mangyayari dito, kasi umabot na halos ng isang taon na mahigit. Kung hindi ako nagkakamali, isang taon na ito mahigit, guys. Sana hindi ito mag-escalate pa sa mas matindi, gaya nung tinatawag nila na regional war, which is, pag regional war, pwedeng may mga kasama na dyan na ibang mga bansa na umaatake rin sa Israel. At the same time, may mga kapanalig din ang Israel o kasama nila na umaatake na rin doon sa mga bansa na yan. Mas delikado yun, kasi palawak ng palawak, no? And dito sa atin naman, yung China ay nagsasagawa ng military drill, no, sa Taiwan, and isa pa yun sa mga pinangangambahan na baka mag-escalate din. Mas delikado dun kasi nga yung China gumagawa ng war simulation na gaya ng ginawa, no, ng Russia sa Ukraine nung nakaraan, at natuloy nga sa malawakang gera sa kanila. So yun, sana ipanalangin natin itong ano, na sana matigil na itong mga kaguluhan na to, no? Dahil maraming inosente ang nadadamay. Sobrang daming mga inosenteng tao nadadamay dito. At malaki rin ang chance na pati tayo ay maramdaman natin, dahil pamahal ng mga bilihin, lahat ng mga serbisyo ay pwedeng tataas din ang mga presyo. And yun, isa sa mga talagang gustong-gusto natin ay matigil na yung gera dito, kasi palawak sila ng palawak, guys. Parang apoy yan, eh. Palaki ng palaki yung apoy. Kung hindi papatayin, susunugin niya ang buong area na yan, no? And baka ito na yung sinasabi natin na ano, na pwedeng pagsimula ng mas malaking problema, which is yung World War 3. Pero bukod sa nakikita natin dito, nakikialam na rin yung iba't ibang bansa gaya ng China, parang nag-escalate na rin sa iba't ibang mga bansa. Alam naman natin na magkakaalyado to mga to. Magkaalyado ang Iran, magkaalyado ang Russia, magkaalyado ang China. Ano nakikita nyo? Pare-pareho silang nagpo-provoke. Yung Iran, actually, yung Iran, pinaprovoke na niya ang Israel. Yung Russia, actually, nasa gera na siya sa Ukraine. Itong China naman, papunta siya sa gera, papunta sa Taiwan. Oh, aggressive siya papunta sa Taiwan, eh. So, itong tatlong ito, isang mapapansin ninyo na magkakakampi, pare-pareho halos ang ginagawa nila. Kaya, yun, ipanalangin natin yung, ano, yung mundo natin na tumahimik na, no. Pwedeng tayo din na maapektuhan nito kapag nagkaroon ng mas malaking gera. Oof.